Hello, hello. Goodie mga kalablab, kumusta ang buhay natin? Ito na naman ako kalablab, magmukbang naman ako sa harap niyo. Ito para sa malamig na panahon. Yan ito naman mga kalablab, kung sino pa tong bago sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe mga kalablab, kalimbang all, para masundan niyo ang lahat ng i-upload ko nga video. Salamat mga kalablab, at ito mag-umpisa na tayo. Magmukbang na ako mga kalablab. Ayan. Ayan mga kalablab. Ito ang kanin ko. Kanin. Tapos yung ulam ko mga kalablab. Pinirito na bangos at saka pinirito na talong. Tapos hindi mawala yun mga kalablab yung sausawan ko. Ayan. Ayan, sa usapan ko, bagoong Pangasinan. Bagoong Pangasinan at saka hindi mawala yung pagkatapos ko kumain. May biko ako yung sa ano natin kahapon. Matamis. Tapos kahit pa paano may saging din ako. Ito ang pagkain ko ngayon, mga kalablab. Ito, makakain na tayo mga kalablab. Ito lang ang may bahagi ko sa inyong ulam ngayon. Ay, titipid. Okay, mga kalablab, kakain na tayo. Ito na, mga kalablab. Pinirito na. Bangros. Ito, hindi naman ako makapagsalita nito, kalablab. Basta ano. Bakaon. Napakahirap kalablab yung ano yung bangros kasi yun sa ano eh sa dito sa Roha City bangros pero syempre kung sa Tagalog bangos ah bangos to eh bangos kahit sa Cebu mga kalablab bangos ito bangos dito sa Ruhas bangro ar Piniritong talong. Kahapon nilaga na talong. Ngayon, pinirito nga talong. O, diba? Tipid. Budget. Nilaga kahapon. Pinirito ngayon. Takot ako sa bangros. Mahirap. Naalanasan ko na kasi mga kalablab na ano eh. Natinik ako sa bangros. Yung may maliliit na tinik ko. Kaya tinitingnan ko mabuti. Pag kumakain ako mga kalablab, hindi ma... Kahit anong ulam ko, basta hindi talaga mawala sa akin yung mga sausawan. Kakatakot. Piniritong talong. Pero kung yung anak ko, kalablab, kumakain ng piniritong talong, ang sausawan niya, no, toyo, kalamansi, at saka sili.
Ganon din sa akin pag wala akong bagoong. Pag maubusan ako ng bagoong. Kain tayo kalablab. Kayo kalablab, anong ulam nyo? May bagyo na naman daw ngayon, kalablab. Sana mag-pray na lang tayo kalablab na yung bagyo na yan tutunawin ng Diyos para hindi na tayo maepektuhan mga tao. Kalablab, huwag natin kalimutan sa araw-araw ng ating pang pamumuhay, hindi tayo nabubuhay ng pang sarili lamang, kundi nabubuhay tayo dahil kay Lord, nandyan si Lord sa atin. May tanong lang ako sa inyo mga kalablab, kayo ba nabubuhay kayo sa sarili nyo? Hindi ba hindi? Lahat tayo, nabubuhay tayo ng dahil kay sa Diyos, dahil kay Lord. Grabe naman itong sawsawan ko. Naramihan ko sili. Pero masarap pa. Tulad nito, mga kalablab, yung kinakain natin araw-araw. Nagagawa ba natin to? Kung hindi dahil kay Lord, di ba? Bigay niya ito. Binigay ng Diyos ito. Para tayo mabuhay araw-araw. Pero yung ibang tao, mga kalablab, iinsultuhin ka. Alam mo bakit? Meron kasi akong na-encounter na kaibigan ko rin, babae. Nagkasakit siya. Tapos sabi ko sa kanya, itry mo sumama sa akin magsimba. Sabi ko. Kasi kahit katoliko ka, hindi ka naman nagsisimba eh. Wala rin. Sabi ko, try mo masama sa akin magsimba. Tapos game pre-over namin siya, doon sa simbahan, gano'n ganyan. Tapos mga dalawang araw, dumaan, nagsabi siya sa akin na gumaling na daw siya, gano'n ganyan. Tapos ang sabi ko sa kanya, gumagaling ka talaga basta fit ka lang kay Lord at ka huwag mo siyang kalimutan kasi kaya ka gumaling dahil sa kanya. Pinagaling ka ni Lord kasi may mga purpose pa siya sa iyo. Sabi ko sa kanya, alam mo anong sagot niya? Ano ka? Gumaling ako kasi bumibili ako ng gamot. Yun ang sagot niya. Umatras ako mga kapatid, mga kalablab, sa sinagot niya sa akin. Kaya daw siya gumaling, bumibili siya ng gamot. Hindi daw siya gumaling dahil kay Lord. Diba? Huwag tayong gumaya sa mga taong mangmang. Huwag tayong gumaya sa mga ganun, mga kalablab. Mga mangmang yun eh, walang alam. Basta ang alam lang na buhay sila sa sarili nila. Ganun. Ganun ang alam nila. Hindi man lang sila marunong magpasalamat sa Diyos, katulad ng nagising ka pa sa umaga. Malaking bagay na yan, binibigay sa atin ng Diyos yung hininga natin. Yung pagising natin ng umaga. O, di ba? Bigay ng Diyos yan sa atin. Kasi mga kalablab, isipin na lang natin. Minsan, sa buhay ng tao, nakakaranas talaga tayo ng hirap. Pero hindi lang lahat ng puro hirap. Kasi minsan, binatry rin tayo ng Diyos eh, kung kaya, hanggang saan makaya natin yung binibigay niya sa atin na mga pag-try, mga pagsubok. Yun. Inaano tayo ng Diyos niyan. Kung hanggang saan kaya natin.
Pero kung susuko ka, wala ka. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala na may Diyos. Kung sukuan mo ang sasa ang mga sa ano mo pag mga pag-try, mga pagsubok. Na ganoon na lang. Gagawin nyo. Kung may matinding hirap dumaan sa buhay nyo, isipin nyo na lang, Lord, kaya ko to dahil nandyan ka. Ganun lang, ganyan lo. Kaya ko to, Lord. Pero Lord, kung wala ka, hindi ko kaya. Kayaanin mo talaga yan dahil tutulungan ka ni Lord. Hindi naman niya kasi niya, di ba may kasabihan tayo, hindi man niya ibibigay yan sa iyo kung hindi mo kaya eh. Diba? Ang mataba sa bangros yung sa tiyan bala mga kalablab, oh. Yun ang masarap, no? Ang tiyan niya, tambok. Pero basta isda walang kolesterol. Wala na akong kanin. Okay na. Huwag kalimutan mag-subscribe mga kalablab para updated kayo sa mga video ko. Ang ulo ng bangus, ano parang chicharon. Okay na. Ngayon, ito naman yung ano, biko. At yung saging. Ito. Tapos kumain. Panghimagas. May niluto din ang anak ko. Matamis, matamis siya. Ang nilagay niya, itlog, asukal, ano pa to? Wala kong alam eh, kasi narinig ko na lang siya, nagbabati siya ng ano, itlog. Tapos nilagay ng asukal, nilagay ng parang may kape, iyon ko. Ito. Okay naman. Pero itong bik ko na ito, niluto ko ito kahapon, ng hapon. Tapos, pag ilagay pala siya sa rep, para siyang bigas. Kaya aga ko siyang pinalabas sa rep para pagkain, para ng ano, hindi bigas. Saka ang biko ko, mga kalablab, hindi masyadong matamis. Okay mga kalablab, bye-bye na. Don't forget, subscribe mga kalablab. Click all the bell para updated kayo sa aking mga video. Thank you!